Hello everyone, it's Lou and welcome back to my main, YouTube channel! Yes, no, sa akin na ulit ang YouTube channel ko! I'm so excited! Gawa ng mga videos dito sa main channel natin. So, inisip ko kung anong video yung gagawin ko para sa comeback nitong, main channel ko. So, inisip ko, get ready with me na lang kasi, hello, I'm a makeup vlogger, di ba? It's been like 2.5 months simula nung nakuha tong YouTube channel ko. Tapos ngayon ko lang siya nabalik. Dahil sa sobrang daming na-hack that time, nakasabay ko. Uso daw kasi yun. Tapos, nag-COVID-19. So, parang lalong mas napatagal siya. Kasi, syempre, hindi lang naman tayo sa Pilipinas yung apektado. Diba? Mas apektado sila sa US. Para medyo mas malala sa kanila doon. Kaya, medyo natagalan. But it's back! Yes! Ayong start na ako sa makeup ko. Ayan. Beauty Mist by Mama and Klutz. Ano tawag dito? Hindi naman ako matagal na nawala sa YouTube talaga. Because, gumawa ako ng bagong vlogging channel ko. Lalagay ko yung link dito. Doon ko in-upload yung video explaining kung ano nangyari, kung anong ginawa ko nung wala akong YouTube channel totally before ko paggawin yung vlogging channel ko. So, pwede na kayo mag-watch ng vlogs doon. At saka yung vlogging channel ko dati, yung loose vlogs, wala na yun guys. I'm sorry. Ine-activate ko na yun. Doon na kayo sa bagong loose vlogs. Yan. So, wala na yung mga vlogs dati. Ayan na, mga bago, fresh vlogs na yan. So, doon ko yung upload yung mga daily vlogs. Hindi naman siya daily talaga. Like, yung mga random life vlogs, ganyan. Magbabawas ako ng kilay. Parang hindi ko kaya na hindi ako gumagawa ng videos. Ano yun, nasanay na ako. Tsaka kahit ayoko mag-edit ng videos. Nakakamiss din pala. Parang wala akong ginagawa ganun. Ang tagal ko kasi mag-edit ng videos. Nasa mga 2 to 4 hours, ganun. So, parang nabuburyo ako. Eh, nung totally, wala talaga akong ina-edit. Kaya na-miss ko siya. Anyways, guys, kamusta na kayo? Baka hindi nyo nabalitaan yung isang vlogging channel ko. Pero, anyway, pwede naman kayo mag-subscribe doon kung bet nyo. Yon. Tapos, itong main channel natin. Para lang to sa beauty, yung mga challenges, ganyan. Yung mga kung anong nakikita nyo sa YouTube channel ng ibang mga vloggers. pag yung life ko na talaga, like, vlog lang, random vlog, o kaya mga travel vlog, ganyan. Doon nyo yung makikita sa kabila. Guys, natry nyo na bang i-shave yung face nyo? Kasi natitempt ako eh. Kasi, ang dami ko na napanood eh. Si, at ano, kay gumawa ng video noon. Si Ate Chris gumawa. Matagal ko nang nalaman yun, kay Tati pa lang. Tapos kay Jacqueline Hill. Doon ko pa lang yung nalaman. Tapos actually, sa Flawless, may ino-offer sila na derma planning. Tinry yun ng isang kakilala ko, si Kuya Paul, the PR guy. Tinatry niya yun sa Flawless. Tapos one time, nagkasabay kami doon. Sabi niya, itry ko din daw yun. Kaso, not for everyone daw yun. Yung iba, sobrang nasisira yung skin nila because of derma planning. So, lang yung gagamit ako ng ganito, yung eyebrow razor, ganyan. Kahit, ewan ko, basta gusto ko siyang itry, yung isi-shave ko yung face ko. Pero let me know guys, what you think. Kasi so far naman, sinishave ko yung brows ko, tsaka itong mustache ko. Hindi naman sila kumakapal pabalik. Yung mga hair. Next, gagamitin natin for my primer. Hindi naman talaga like super primer. Super primer. May parang mas super primer. Eto, this is the Espoad Dewy Face Glow. Guys, sobrang ganda nito. Sobrang ganda nitong gamitin as primer. Hindi siya yung type ng primer na nakakawala ng pores. Ganun. Yung nakaka-smooth. Hindi ito yon. Pampa-illuminate. Yan. Nalagay ko siya dito sa half ng face ko para makita nyo. So, parang nilalagay ko siya as moisturizer. Parang ganun. Tsaka maganda to under foundation. Kasi, kahit makapal yung foundation mo, nagpipick through pa din yung glowiness. At tsaka, hindi naman to yung over-over na katulad ng mga highlighting drops. Hindi siya ganun. Like, dewy lang talaga siya. Hindi siya highlight ganun. Kinagat ako ng langga. Ang kate, pero ayoko siyang pamutin kasi lalong lalala. For our foundation, gagamitin ko itong aking Squad Cosmetics. Wala na kasi nakasulat dito sa isa. O, yun, burado na. You Can Face It Foundation. So, dati ang shade ko ay in beige. Ito, yung darkest shade nila. Kaso, nag-lighten up na yung skin ko. So, ipag-mix ko yung
warm light and dark beige. And hopefully, makuha ko talaga yung shade ko. Maganda tong foundation na to, guys. Mura lang to, pero sobrang ganda niya. Yun nga lang, ang hirap niya. Ang hirap niyang ilabas. Also, guys, gusto kong i-review yung sun glow nila, Ray. Tsaka ni May. Nung lumabas yun, oh my gosh, talaga. Gusto ko mag-order kasi diba bigla ang nagka-COVID. So, nag-stop ang shipping ng Lazada. Tsaka wala namang Watsons malapit dito sa amin. So, hindi ako makabuy. Pero sobrang excited ako i-try yun. Kasi nung nag-Japan kami, minention na nilang dalawa yon. Tapos yun nga. Eh, syempre, hindi naman sila nadidisclose ang information. Sinabi lang nila sa amin kung ilang products, ganyan, kung ano yung mga type, camera look. So, kapag okay na tayong lahat, pwede na tayo lumabas. Eh, bibili na ako nun. Kung nagwa-wonder kayo kung ano ang everyday life ko ngayong may quarantine tayo, pwede kayo pumunta dun sa vlogging channel ko. Kasi andun talaga lahat. Like, almost everyday life andun. Every other day lang ako dun mag-upload, actually. Pero, ayun, you get the point. Kasi, halos pare-parehas lang naman yung ginagawa ko araw-araw. Kasi, ito namang nangyayari sa ating quarantine. Ito na talaga yung buhay ko. Simula nung nag-resign ako. Nung pinili ko itong vlogging. Ito na talaga yung buhay ko. Like, nandito lang ako sa bahay buong araw, ganyan. Wala naman akong work, wala naman akong pasok, keme. Ang kinaibahan lang ngayong ECQ, hindi ako makagala. Usually, kapag ganito, nasa bahay ako ng umaga, hapon, nasa labas ako palagi, SM North, Trinoma, ganyan, dyan niyo ako makikita. So, dito lang ako sa bahay, guys, naglalaro ako ng township. Sobrang nakaka-addict. Oh, laki ng bangaw. Buti na lang may kurtina ako. Ang tawag dito? Sorry. Ang nakaka-addict yung township, sobra. Download nyo yun, guys. Alam ko meron yun sa Android at saka sa iOS. Yun yung nilalaro ko ngayon. At for the last 2 days, ayun lang yung pinagagagawa ko. Hindi ko na na-visit yung online class ko, ganyan. Nagtatanim na lang ako doon sa township. Ayun guys, kamusta naman kayo? Kamusta ang life niyan? Miss niyo ba ako? For sure, yung iba sa inyo, hindi niyo naman ako na-miss kasi nandun naman ako sa kabilang channel ko. Also, nag-upload din pala ako ng vlog doon about renovation dito sa bahay namin. Kasi diba nagpaparenovate ako ng taas. Gamitin ko tong Fashion 21 Conceal Concealer. So, ayun nga, nagpaparenovate ako sa taas kasi hindi pa siya tapos. At saka, patapos na sana siya, siguro mga 2 weeks na lang before mag-ECQ. Tapos na siya, kaso nagka-ECQ tayo, nagka-COVID tayo. So, sad, pero syempre kailangan natin yung distancing, ganyan. So, kawawa naman yung mga kuya kasi galing pa silang Caloocan daw. Tapos, travel pa sila dito papuntang QC, ganon. Pero, matutuloy yon. Siguro sa mga June. Baka July pa ako makalipat din sa taas. Yes! O, diba? Kita nyo ba yung dewiness? Guys, oh my gosh. One of the best powders na nagamit ko, itong Detail Loose Powder. Ang shade ko ay in beige. Sobrang ganda. Ah, sobrang nakaka-smooth siya ng face. Paggamit ako ng ganitong type of sponge, yung pang cushion. Sobrang ganda nito, guys. Kung wala kayong ganito, yung egg sponge, pwede kayong gumamit ng ganito. Ito, ganito yung ginagamit ko dati nung wala pa tayong egg sponge sa mundo. So, ngayon, nagginamit ko itong powder na to, nagbe-bake na ako ng under eyes. Divan, ako nagbe-bake ng under eyes ko dati kasi laging nagki-cake up. Pero ngayon, nakapag-bake na ako ng under eyes. Sobrang ganda talaga nito, guys. Like, swear. Ang ganda niya talaga. Bilhin niyo siya. Hindi kayo magsisisi. Hindi naman ako bake talaga. Siguro mga bake ko mga 10 seconds lang. Hindi pa din ako nagbe-bake ng matagal kasi nga, nag-ano pa din yung under eyes ko. Pero, ayun o, oh, di ba, pak? So, kaya ako nagme-makeup ngayon pala kasi gumawa ako ng vlog dun sa channel ko, sa isang channel ko na mag-OOTD at magme-makeup ako today kasi nga, araw-araw na lang ako mukhang patatas. Kaya ngayon, mag-aayos naman ako kasi na-miss ko talaga mag-ayos, guys. Under eyes muna yung sinet ko. And gagamitin ko itong Pink Sugar Honey I'm Gold na eyebrow kit para sa aking kilay. Since nag-color ako ng gray sa aking hair, ay gagamitin ko ito. Gagamitin ko itong lightest shade dito sa palette. Powder lang ko. Ito yung powder na kineme. Susundan ko na lang yung shape ng kilay ko. Hindi ko na siya dadagdagan. Hindi ko na siya babawasan. Kasi ba't ko pa siya shinave, diba? Shinave ko nga siya para i-shape, tapos dadagdagan ko din. And I'm gonna use my K palette na eyebrow mascara. Ito yung ginagamit ko nung nag-blonde hair ako.
And meron pa rin naman siya. At light na yung hair ko ngayon ulit. So, gagamitin ko ulit siya. Now, isa-set ko na ang aking buong face using the powder. Mali! Meron pala akong, tawag dito, cream pala yung cheek tint ko. Oh my God! Ayan, dito muna siya isa-set. Sa mga hindi maabot nung, nung cheek tint. Ngayon ko lang dito gagamitin yung product na to, kaya I'm so excited! For my peachy-peachy makeup today, gagamitin ko itong Peach C na... Nawala na yung box. Anong tawag dito? Wait lang. Tingnan ko sa Karis. Sa Karis to galing eh. Tingnan natin kung anong tawag dito. This is the Peach C Holiday Tint A. Bakit may A? Mayroong B? Okay, so this is in the shade Deep Plum pala. Okay, para siyang more of a nude color pala siya kaysa peach. Well, try natin siya. So, this is 630 pesos pala sa Karis. Pero kung interested kayo, kung gusto nyo gumawa ako ng deal with Karis for this specific product, let me know lang. Para ma-request natin sa kanila at makamura tayo. Ayan, this is in the shade Deep Plum. Ayan. At guys, na-realize ko pala, na-discover ko lang na mas okay kapag ilalagay nyo muna yung tint, yung creamy lip tint nyo dito sa back of your hand. Yung hindi madaling mag-set mga ganitong cream type para equally yung pagkaka-blend niya sa skin. Kasi kung yung one yung gagamitin mo, parang may streaks dyan. Pero kapag ganito, kapag sponge, kalat siya agad. Ganun. I will also put this sa aking eyes. Ilalagay ko na lang din siya sa lips ko, guys. Para hindi naman ako mukhang, ano, para hindi naman ako mukhang, tawag dito, pale. Ayun. Ano ba yung pale sa Tagalog? Pag pala nag-lip balm muna ako, medyo nagbabalat yung lips ko. Ang ganda niya sa lips, para siyang powder something. Nakalimutan ko mag-lip balm, medyo nagbabalat yung lips ko. Pero ang ganda niya sa lips, oh. Tsaka hindi rin siya drying. Considering na ganito yung finish niya, parang powder. No. For my highlight, gagamitin ko itong BLK na face stack. Yung gagamitin ko ay itong Jet Setter. Ito pangalawa. Maganda rin to, guys. Maganda to, guys, kasi very dewy yung finish niya. Nothing exaggerated na highlight talaga. Dewiness yung ano, bigay sa iyo sis. Opak. Bigay ako dito sa my eyes. Set again my face using the powder kanina, lalo na dito sa under eyes, kasi nga nag-lalines ako dyan. For the last step, ay magmamascara ako using my favorite mascara. Ito yung Heroin Make Volume and Curl Mascara. Ayun. Mas gusto ko yung long and curl, pero okay na rin yung volume and curl. Hindi naman ako choosy talaga, pero ang ganda talaga ng Heroin Make, like, swear. Ang ganda talaga. Oh my gosh, parang kumaba yung lashes ko. Tapos kumapal. Ginagamit ko kasi itong eyelash na conditioning serum from iSkin sa Flawless. Mahal to, guys, 4,100. Pero mga 2 weeks ko siyang ginagamit. 2 weeks ko na siyang ginagamit. At ang haba na ng pinikmat ako. Like, napansin ko siya. Ngayon lang kasi ako ulit nag-curl. Kasi diba, ilang weeks naman na tayo ng quarantine. Isang buwan na. Ngayon lang ulit ako nag-curl ng lashes. At oh my God, parang akong nakamaskara na. Oh my gosh, I love it. Okay, gagamitin ako siya ng mascara ngayon. Let's see kung anong itsura niya. Oh my gosh! Yan, zoom in ko kayo para makita niyo talaga yung effect. Diba, ang haba na ng lashes ko. Diba? Oh my gosh! Yan, one thin coat of mascara, guys. Oh my God. Oh, ganda ng lashes ko. Lalo na tong isang nasa gitna, oh. Like, sis, para siyang ano dyan, Eiffel Tower. Para ako nag-fall. Ganda ng lashes ko. Tutuloy-tuloy ko gamitin yung eyelash serum na yan. Oh my God!
sorry guys, like, oh my god, I am so in love. Oh my gosh, thank you so much, eyelash. Ito kasing mascara na to, nakakahaba talaga to ng lashes. Siya nakaka-volume. Pero never kong na-achieve yung ganitong eyelashes using this mascara. Ganda yun talaga. Tingnan natin yung lower lashes ko. Dito ako excited kasi non-existent talaga yung lower lashes ko. Ayun o, kita niya. Guys! Medyo existent na siya ng onte, oh. Medyo clumpy siya. Ibabrush ko siya mamaya. Pero, ang haba. At saka parang may nakikita akong maliliit na hairs talagang tumutubo. Ang ganda ng lashes ko, guys! Oh my gosh. Okay, so done na ako sa aking makeup. Kita niyo yung tuwalya ko yan. So, done na ako sa aking makeup at doon na tayo sa hair. Sobrang tagal ko na din hindi naalagaan yung hair ko. Mali pala. Parang feeling ko mas naalagaan ko siya ngayon kasi diba hindi naman ako nagkukulot ganyan. Wala man ako kung ano-ano pinagkagawa sa buhok ko. Pero, hindi ko rin siya napagtutuunan ng pansin. Kasi nga, ang care ko lang naman sa pang-araw-araw eh kumain at mag-township. Alam niyo? Okay, so nagkulay ako ng hair ko, guys, actually. Yan, medyo gray na siya ngayon. Andun yung vlog ko sa isang channel ko. Yan, kita niyo, medyo buhaghag yung hair natin, di ba? Medyo malawak siya, ganyan. Sprayan ko siya nito. Ayan, di ba? Numpis na siya at saka naging shiny. At saka, anong boot niya talaga, like swear. O, ayan, before and after, mga sis. O, di ba? Ang ganda. Itong buwaghag, whatever. Pero ito, ito ang soft. Tapos, ang shiny. Yes. So, sa bangs. Tuturuan ko kayo. Yan, di ba? Ganyan yung bangs ko. Kasi, naka-clip siya sa taas kanina. So, what you'll do... E, tanggalin nyo yung mga mahabang strands. At basain nyo to. Yan, basain nyo siya. Oh, wait, nababasain ko lang yung akin. Babalik ako. Ha! Hi, guys. So, ayan, ganyan na itsura niya ngayon. Yan, di ba, basa siya. Tapos, sanayin nyo lang siya na nakababang ganyan. Okay? Para hindi siya nakaangat. Tapos, i-brush nyo siya ng ganyan. Bumubuka pa rin siya. Kasi, pag natuyo siya, ganyan na siya. Nakababa na siyang ganyan. Okay, so this is what it looks like ngayong natuyo na siya. O, diba? Buo na siya ulit. Ayan, hindi na siya nakaganon. So, ayun lang ang trick doon kapag gusto nyo mapaayos yung bangs nyo. Kailangan basa siya. Or kapag pagtas nyo agad maligo, i-suklay nyo na agad na pababa yung bangs nyo. Para ganyan na siya matutuyo. Pero ayun lang, guys, for this video. Oh my gosh, thank you so much for watching. Thank you so much! And bumalik kayo dito sa main channel ko. And guys, let me know kung ano yung mga request videos nyo. Plano ko nang magawa ng journaling video dito. Yung kung ano apps yung mga ginagamit ko. Mga favorite apps ko na ginagamit. Kasi ang dami ko ng apps recommendation sa inyo, diba? Tapos, ang dami kasi pa ulit-ulit na tanong sa Instagram kung anong app yun, anong app yun, anong app yun. So, naisip ko, gagawa na lang ako ng isang dedicated video for that. Ayun lang, guys. Thank you so much for watching this video. And please check out my new vlogging channel kung curious kayo kung ano nangyari sa buhay ko nung wala itong main channel ko. Pero ayun, thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kind from me. And don't forget to follow me on all my social media handles at lousanchez with 5 Z's. Facebook page, Instagram, Twitter, and TikTok. Yes, guys, nagti-TikTok na ako. Yes. Pero hindi pa ulit ako nakakapag-TikTok. Siguro mga 4 days na. Thank you guys so much for watching this video and I will see you on my next one. Bye!